Thank you, Charisse. Merry Christmas! Merry Christmas. Galing mo talaga. Ganda pa ng dress mo, ha? Okay. Powerful talaga boses ng bata mo, Charisse. I'm sure ay talagang na-impress si Tito Boy sa'yo. Laki yan, ha? Dajak lang po. Charisse, kung magkikiss ka sa homeboy, tungkol saan ang interview na gusto mo? Siguro po sa tungkol po sa tiyaga at sipag daw. Wow! At bakit naman yun, Ray? Kasi po yun po yung binuhos ko. Yung po sa... Ito na lang po yung paglaban ko po ng wildcard. Naging wildcard contestant po ako hanggang po sa... Nakarating na po ako ngayon sa position first. Tama yan, Charisse. Gusto ko maging doktor, gusto ko magkaroon ng sariling kotse, gusto ko magkaroon ng sariling bahay, gusto ko ba makapunta rin bumansag, gusto ko maging isang sikat na singer, gusto ko pong magkaroon sa... Ito po kasi matagal na po niyang gustong magka-sofa. Eh kasi po, dati po nung hindi pa po ako sumaya ng Little Big Star, nag-amateur po ako, hindi ko po talaga mabili yung sofa na gusto po niya. Nung sumali po ako ng contest na to, natupad po yung gusto po niya. Nakabili po kami ng sofa. Go ahead. To my wonderful and loving mom. Dear mommy, first of all, I would like to say thank you for everything, for loving and caring me. Sorry for everything that I've been doing wrong. Mom, always remember that I will always here beside you. Thank you, Mom, and I love you. From your loving and very, very cute daughter. Ewan ko lang po kung kita ko sa inyo. Charisse, Charisse. Charisse, nagpapasalamat ako. Kasi andyan ka lagi sa tabi ko. Laging nakaalalay sa akin. Hindi ko man maibigay sa iyo yung dapat na para sa iyo. Pero alam mo na pinipilit ko yun. Alam mo na, pagmamahal lang, kaya kong ibigay sa'yo. Ano yung regalo, Mami? Eto, buksan mo to. Eto po yung regalo ko sa kanya na kapag sinasabi niya sa akin, lagi ko nakakalimutan. Na eto po ang matagal na gusto niya na magkaroon, yung gusto niyang yakapin. Bago pagpupunta po akong palengke, yun lagi ang binibiling, pero lagi ko po nakakalimutan. At ngayon, hindi na nakalimutan? Ngayon, hindi ko na nakalimutan. Charisse? Ayan, buksan mo. Mami, thank you kasi nakuha ko na yung gustong-gusto ko po dati pa. Minsan po, nagtampo rin ako. Minsan ko po kasi po, ito po talaga yung gustong-gusto ko kasi po mahilig po talaga akong mag-drawing. Mami, thank you po. Mami, isang kanta naman dyan para kay Charisse. Ito pong kanta natin, lagi kong pinakanta sa kanya, lalo na pag down na down siya. Sige nga. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Maraming salamat. Thank you! Ito si tatay, si nanay. Nanay mo, ang trabaho? Sa bahay lang. Si tatay? Totoo? Huwag kang magsisito ulit. Iwalay na po sila lang. Ah, pero ang trabaho niya? Hindi ko po alam. Ako, mas mahirap ang buhay ito. Ipinagmamalaki nating lahat. Welcome sa Entertainment Live, Luis Pentenco. Charisse, welcome. Luis, grabe. Kanina. I must say na kanina, nagre-rehearse ka pa lang, lahat naglabasan sa mga dressing room. Lumabas ka. At umiyak ako. Umiyak ka ba? Unbelievable talent. Unbelievable. And can you imagine, she's only 15 years old. Alam niyo ho mga kapamilya, kinakausap namin siya kanina during the commercial gap at tinatanong namin yung trip niya sa States.
at tinatanong ko kung meron na siyang mga offers from different recording labels. At sabi niya, meron na raw, pero secret pa muna, hindi ba, Cherie? Kamusta? Grabe, Luis, for someone na 15 years old lamang, napakarami nang nangyayari sa buhay mo. And this is just the beginning of more to come. Ano ang pakiramdam, Cherie? Siyempre po, super proud po ako. Sobrang saya ko po. Kasi po, na iniisip ko po, ito na po yung dream ko. Cherise, mga kaibigan! Hello, Cherise! Hello po. Naiyak ako, hindi lamang sa una-una, galing-galing mo. Pangalawa, parang di pa naririnig ni Direk Chito uli ang kantang yan, bagay sa movie namin na caregiver. Anyway, Cherise, anong feeling na at your age, napaka-tender, 15, ganito na ang mga na-experience mo? Una po sa lahat kasi na-shock po ako kasi talagang di ko po akalain na ganito po agad yung mangyayari sa akin. Kasi ang pinangarap ko lang po, kahit na makilala lang po ako dito sa Pilipinas katulad po nung iniidolo ko po. Kayo po, talaga. Sa Tisara, Miss Virginia, gusto ko po maging ganun. Hindi ko po in-expect na may invite po sa mga sikat na American TV show. We want you to know we're very proud of you. Ako, I'm so honored to have you on my show. Ang galing-galing, ang laking honor na dinala mo sa bansa. Look at me, sweetheart. Pagdating ng araw, pag nawala lahat yan, ito dapat hindi, ha? Huwag lalaki ito, huwag mawawala sa pwesto to, ha? Okay? Promise yan, ha? Cherise, marami ka pang mararating. Mamaya po, abangan nyo, kakanta po kami ng duet. Or rather, magbabaka po ako kay Cherise mamaya sa aming pag-awit. After po nung first, ako naiiyak na po, kaya lang hindi ko po mailabas talaga kasi may second song pa po. Alam nyo po yung mga Amerikano, nakikilala po nila ako. Tapos talagang sinasabi nila na, natatouch po ako, sinasabi po nila sa akin na ako daw po yung best. Basta parang nananaginip lang po ako. Kasi lalo na po yung nakita ko yung program. So parang, hello, pinagitnaan ako ng dalawang big stars. Michael Bublé, tapos ako po din, Josh Groban. So parang, napakalaking opportunity po nun sa akin.